Alas 7 pa lang ng umaga, nasa polling center na sa Barangay Sanggadong, Kabakan, Cotabato, ang residenteng si Sunny Intol para makiisa sa plebisito ng COMELEC. Kabilang si Sunny sa halos 90,000 rehistradong butante ng 63 barangay mula sa mga bayan ng Pigkawayan, Midsayap, Aliosan, Pikit, Carmen at Kabakan sa Cotabato Province. Buboto sila ng yes o no kung nais nilang mapabilang ang kanilang barangay sa 8 bayan na bubuuhin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gusto ko pong bumoto para doon po sa barangay namin, sa nasasakop ng SJ 63 barangay. So yun lang po kaya gusto kong magboto ng yes. Taong 2009, napabilang na sa Special Geographic Area ng BARM ang mga barangay na ito. Sa ilalim ng Bangsamoro Autonomy Act Numbers 41 hanggang 48, ang 63 mga barangay na ito ay hahatiin sa 8 bagong bayan ng Bangsamoro na papangalan ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kaabakan, Kapalawan, Malidigaw, Tugunan at Ligawasan. Ongoing po ang ating preparation for the 2025 elections, and this is part of the preparation na gagawin natin because pag ito ay na-create, kasama na sila sa buboto. Hindi na national positions lang ang bubotohan nila, meron ng local positions kasi matatandaan natin na in the 2022 elections, hindi sila nakaboto sa local. Ayon sa pulisya, naging payapa ang plebisito kasunod ng pagtatayo ng PNP at AFP checkpoints na sinabayan ng pagpapatupad ng gun ban mula March 14 hanggang April 20. Wala naman tayong na-monitor na any untoward incident pa. Ano po yung common na complaint lang so far? Wala pa naman kami natatanggap pa sa ngayon. Matatapos ang canvassing hanggang alas 9 ng gabi. Kapag napagtibay ang pagbuo ng mga bayang ito, magtatalaga ng mga officer in charge na mga ngasiwa ng bagong SGA municipalities. Maricel Botardo, ABS-CBN News, Cotabato. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,